Hello mga ka-DJ, ngayong araw ay tunghayan natin ang pelikulang Bad Sister na kung saan mga ka-DJ ay ginawa na lahat ng madre para lamang matikman ang batang estudyante. Kaya naman panoorin na natin pagkatapos ng ating intro. Nag-umpisa ang lahat kay Jason. Isang batang estudyante, hinatid siya ng kanyang mga magulang sa kanyang pinag-aaralan. Kasama niya dito ang kanyang kapatid, pati na ang kanyang girlfriend. Sa di inaasahan mga ka-DJ ay meron ding isang babae, bagong madre, na ang pangalan ay Sophia. Ito naman si Rebecca, ang tagapagsanay ng mga bagong madre. Pinagsabihan niya si Sophia na tanggalin ang kanyang lip tint dahil hindi bagay ito sa isang madre. Kaya naman mga ka-DJ, habang sila ay naglalakad sa paaralan ay napatitig si Sophia sa isang estudyante na si Jason at kakaiba ang tingin niya dito at tila ba may ibig sabihin. Hinatid na nga si Sophia sa kanyang kwarto at binuksan niya ang kanyang laptop at sinubukan na niyang hanapin ang Facebook ni Jason at nakita niya nga ito at hinalikan ang screen ng kanyang laptop na tila ba may ibig sabihin. Habang nagpapatuloy ang kwento ay tumititig nga si Sophia sa estudyante na si Jason habang kumakanta at sabay pumalakpak ito at pinuri si Jason at sinabihan na napakagaling mo. Isang araw nakita ni Sophia si Jason na may kausap na babae na si Sarah. Habang sila'y nag-uusap ay nilapitan nga ni Sophia ang babaeng ito, sabay kinuha ang lipstick ito na may halong pagmamaldita. Napaisip na lamang ang magkapatid kung bakit ginawa ito ng madre. Kaya naman hindi na sila nag-isip matapos yon dahil baka iniisip lang nila na baka wala lang yun. Subalit lumapit ang isang babae, kaya naman nakita ni Sophia ang dalawa at nagselos ito at nilapitan ulit sila at sinabing hindi ito bagay sa paaralan. Kaya naman nagsungit si Sister Sophia at sinabihan na huwag nang uulitin ang bagay na yon. Habang nagpapatuloy ang kwento ay nag-uusap na nga si Jason at si Sophia at nagbabadya na nga si Sophia na akitin si Jason sa pamamagitan ng mga titig nito. Papunta na nga si Jason sa kwarto ni Sister Sophia at nakabukas ang pintuan at sumilip ito at nakita niya ang magandang katawan ng madre na ang pangalan ay si Sophia. Malaki at maganda ang kanyang katawan. Alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng malaki. Well, alam niyo na yun. Pagkatapos nga noon ay umalis na si Jason at nataranta dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin at natulog na nga si Jason. Subalit iniisip niya si Sophia. Isang gabi ay hinahanap nga ni Sister Rebecca si Sophia at nakita niya ito na pumasok sa isang kwarto. Yung pala may ginagawang hindi maganda si Sister Sophia at nakita niya ulit na lumabas ito at tinanong kung bakit anong ginagawa niya sa kwartong ito. Sabi niya wala lang daw, dinalaw lang niya ang babae. Subalit kinaumagahan ay nagpabukas ng libro si Sister Sophia. Yun na pala ang kahantungan ng babaeng umaakit kay Jason. Matapos makitahaan ng sigarilyo ay nasuspente nga ang babaeng umaakit kay Jason at hindi na muling makabalik sa pag-aaral. Matapos ang pangyayaring yung mga ka-DJ ay lumapit nga si Rebecca para kausapin si Sister Sophia at kung bakit nangyari yun. Kinaumagahan marami nagtatakang tao na kung bakit marami tao sa kwarto ni Jason at nakitaan pa ito ng bote ng alak. Kaya naman nagtataka ang mga tao dito lalo na ang madre na si Sophia at si Rebecca. Samantalang kita naman sa mukha ni Jason na hindi niya talaga ginawa ang bagay na ito, ngunit nakakabigla, si Sister Sophia pala ang gumawa nito, itinago niya ang bote ng alak sa ilalim ng higaan ni Jason. Isang araw habang iniistok ni Sophia si Jason ay nakita niya ang balitang ito. Lingit sa ating kaalaman mga ka-DJ na si Sophia pala ay may nagawa ng krimen noong unang panahon.
Habang naglilinis si Jason ay lumapit nga sa kanya si Sophia upang tulungan siya. Subalit laking gulat ni Jason na makita ang kokomelon ni Sophia. Kinagabihan ay pumasok si Sophia sa kwarto ni Jason at nag-set up ng isang kamera at nagsimula nang hubarin ang kanyang saplot at ipinakita ito kay Jason. Nagsimula ni Salang gawin ng mga bagay na hindi dapat gawin hanggang sa mag-init ang kanilang mga katawan, lalo-lalo na si Sophia. Dahil malamang sa malamang ay matagal na itong hindi nakakatikim ng sariwang laman. Noong una mga ka-DJ ay nagdalawang isip pa nga si Jason, subalit inakit siya ulit ni Sophia at nagsimula na nga ang bagay na dapat hindi mangyari. Paalis si Jason at inhabol siya ni Sophia dahil nadismaya nga si Jason sa kanilang ginawa. Isang araw pumunta si Sophia sa kwarto ni Jason at inamoy-amoy nga ni Sophia ang suot ni Jason at muntikan pa ito mahuli ng kanyang kapatid at nag-usap sila kung anong ginagawa ni Sophia sa loob ng kwarto ni Jason. Nang simula ng mga ka-DJ ay nag-usap nga ang dalawa magkapatid at naikwento ni Jason ang nangyari sa kanilang dalawa ni Sophia sa kanyang kapatid. Isang gabi nagtungo si Jason sa isang simbahan para sana mangumpisal. Subalit sa hindi inaasahan mga ka-DJ, ang babaeng kausap niya ay si Sophia rin pala. Nagsimula ulit na maiinit na gabi na hindi malilimutan. Nagsimula ang kanilang pagtitinginan at paghahalikan. Pagkatapos nun ay ngiting tagumpay nga si Sophia. Isang gabi habang nakakainan ng pamilyang ito ay napag-uusapan nila ang patungkol sa kanilang pag-aaral. At nabanggit nga ng babae na kapatid ni Jason na kung bakit dyan na lamang ang trato ng madre sa kanyang kuya. Matapos nun mga ka-DJ ay nagtungo nga si Jason sa isang bar na kung saan ay naroon ang kanyang girlfriend. Nagsimula ang kanilang paghahalikan, subalit habang sila'y naghahalikan ay naiisip ni Jason si Sister Sophia, kaya naman napatigil ito sa kanyang ginagawa at umalis na lamang. Habang siya ay naglalakad ay nakita nga siya ng pulis na may daladalang alak sa kalsada. Subalit to the rescue naman si Sophia para ipagtanggol ang kanyang batang nobyo. Nagsimula ang lahat sa isang hotel ni Sophia at nagtatalo pa ang dalawa at tila ayaw gawin ang mga bagay na gusto ni Sophia. Pinipilit ni Sophia na gawin ulit ang mga bagay na ginagawa nila, subalit ayaw ni Jason. Dahil nakakonsensya siya sa kanilang ginagawa at nakita nga siya ng tatay ni Jason na mag-isa kaya naman nilapitan niya ito. Habang sila'y nakaupo ay nag-uusap nga sila ng kani-kanilang mga problema. Kinaumagahan ay nagtungo nga si Jason sa kanyang kwarto at nakita niya si Sophia na walang malay kaya kagad niya itong ginising at nakita niya ang gamot at hinipan niya ang kanyang labi. Subalit nagising ulit si Sophia. Laking gulat ni Jason na tila ba pinagtitirapan lang siya ni Sophia sa ganyang ginagawa. Laking tuwa nga ni Sophia dahil naramdaman na naman niya ang malambot na labi ni Jason. Habang nagpapatuloy ang kwento mga ka-DJ ay bumalik nga ang girlfriend ni Jason sa paaralan. Nagsimula na naman mga ka-DJ ang pang-aakit na babaeng ito kay Jason at nakita nga sila ni Sophia at lumapit sa Sophia at sinabing hindi pwede yan sa paaralan. Kinagabihan habang naliligo si Sarah ay lumapit nga si Sophia sa kanya at nagsimula na siyang atakihin si Sarah hanggang sa malagutan ito. Hi. Tagumpay na naman si Sophia sa kanyang plano. Nagtungo ang kapatid ni Jason sa isang CR at nakita niya ang katawan ni Sarah na wala ng buhay. Kaya naman sumigaw ito at humingi ng tulong. Pagkatapos noon mga ka-DJ ay nagtungo nga si Jason sa kwarto ni Sophia dahil alam ni Jason kung sino ang taong gagawa nito. Habang sila'y nag-uusap ay binantaan nga ni Sophia si Jason na kung sakaling sasabi mo o nalalaman mo ay ilalabas ko ang video nating dalawa. Subalit wala magawa si Jason kundi umalis na lamang. Pagkatapos noon mga ka-DJ ay tagtungo nga ang pamilya ni Jason sa isang restaurant para kumain na magkakasama. Subalit nandun din pala si Sophia at nakita siya ng kapatid nito at si Sophia nga ay nagboluntaryo na pumunta at lumapit sa lamesang kinakainan nila. Sabay kinapitan ang hita ni Jason. Suwabe! Si Sister Rebecca naman mga ka-DJ ay nagsisimula na rin palang mag-imbestiga
at nagtataka na siya sa mga nangyayari. At ang magkapatid naman ito mga ka-DJ ay nagsimula na rin mag-imbestiga at nagtungo nga sila sa kwarto na kinaroroonan ni Sophia. Pumasok sila sa kwarto nito at nakita nila ang mga larawan, lalong-lalo na ang account o mga picture ni Jason. Nadiskubre din ng magkapatid mga ka-DJ kung ano nga ba ang ginagawa ni Sophia noon at nalaman nila na gumagawa pala ito ng karumal-dumal. Sa kabilang banda mga ka-DJ ay nagtatalo naman ang dalawang madre at nagsimula sila mag-away. Hinampas ni Sister Sophia si Rebecca ng isang santo ninyo at nagtungo sila sa simbahan. Subalit lumabas doon si Sophia at nagtalo ang dalawa. Sabi ni Jason, hindi kita mahal. Sabi naman ni Sophia, may nararamdaman ako sa iyo. At sa pagtalikod ng kapatid ni Jason ay hinampas ito ng isang di malaman na mabigat na bagay. Nung tangkay ng hampasin ni Sophia si Jason ay lumabas nga ang kaaway nitong madre at iniligtas at doon sila nagsabunutan. At buti na lang si Jason ay may dalang gamit at itito sa likod ni Sophia.